Kaibigan, meron po akong mga paalala, mga babala sa mga umiinom ng aspirin or clopidogrel. Very common itong mga gamot na to, aspirin, clopidogrel. So bilang internist at cardiologist, linya ko po to kasi para sa puso to eh. Para sa puso, para sa stroke. Bago ko ibigay yung 10 mga babala o yung mga bawal gawin kung kayo ay naka-aspirin or clopidogrel, pakita ko muna yung pros and cons ng aspirin. Okay? Unang-una, yung aspirin, isa siya sa pinakamagandang gamot na naimbento. Okay? Luma-luma na tong aspirin. Pero ililinaw ko lang, kahit itong aspirin, marami siyang benefit sa maraming tao, depende po sa tao. Okay? Explain natin na malinaw. May mga grupo ng tao na nakikinig sa atin, pag uminom sila ng aspirin, siguradong hahaba buhay nila. Hindi sila ma-heart attack, hindi ma-stroke, hindi magbabara sa utak kung naka-aspirin. Pero, ulitin ko, pero meron din namang grupo ng tao, pag nabigyan sila ng aspirin, pwedeng dumugo ang tiyan. Okay, pwedeng deadly din, biglang dumugo ang tiyan, or pwede rin dumugo yung utak. So, parang ititimbang natin, sino sa atin ang babagay sa aspirin, ang makakatulong, sino naman sa atin pag uminom ng aspirin, nakakasama pala. Actually, yan ang trabaho ng internist, cardiologist ninyo. Ang short answer, syempre, sundin nyo yung doktor nyo kung ano sasabihin niya. Pero yung akin, i-explain ko sa inyo paano yung decision making ng isang cardiologist dito. Okay? Bigay ko muna sa iyo ang good points ng aspirin or clopidogrel. Actually, halos pareho yung dalawang gamot eh. Oh, yung aspirin lang, mas mura at medyo mas mahapdi sa tiyan. Yung clopidogrel, mas mahal, mas bago, mas... meron ding epekto sa tiyan, meron hindi rin maganda sa ulcer, pero a little less ang epekto ng clopidogrel sa bleeding. Pero meron pa rin bleeding. O, tingnan natin na, sino binibigyan ng aspirin? Ano muna ang good? Yung ang good sa aspirin, pinapalabnaw niya dugo natin. So, pag mas malabnaw ang dugo, mas hindi maka-heart attack. Lumalapot yung dugo, di ba? Yung sa coronary arteries, nagbabara eh. Nagba-blood clot eh. So, para hindi mag-blood clot, mas malabnaw yung dugo. Yung mga nai-stroke, dalawang klaseng stroke, may stroke na thrombotic stroke, ibig sabihin, may nagbabara din na dugo doon sa utak natin, may tulong din yung aspirin para dito. So, yun yung malaking benefit niya. Pag yung pasyente nasa ospital na heart attack, ang pasyente, sigurado, 99% bibigyan kayo ng aspirin or clopidogrel. Pag yung pasyente na stroke, may nagbara, halos 99% bibigyan kayo ng aspirin or clopidogrel ng doktor nyo. Kasi mas panalo kayo pag iinom kayo. Kasi na-stroke na, na-heart attack na, sure na. Bukod dito, ang aspirin, pwede rin siya sa... May pag-aaral, aspirin, nakakabawas ng colon cancer. Nakakabawas siya ng colorectal cancer at pag-develop ng mga colorectal adenoma. So, may konti rin siyang benefit dito. So, prevents heart attack, yung mga may angina, sumasakit ang dibdib, yung mga na-bypass, aspirin din. Yung mga nilagyan ng stent, nilagyan ng parang kalso doon sa puso, aspirin din binibigay. So, yun yung benefit niya. Kaya lang, may grupo ng tao, may risk. Pag nakainom ng aspirin yung iba, after ilang months, dudugo ang tiyan. Minsan, malakas ang bleeding, may namamatay pa. Okay, may bleeding risk. Yung iba naman, pag inom ng aspirin, hindi lang tiyan nagdugo, mas delikado pa, utak nagdugo. Nag-hemorrhage sa utak dahil sa aspirin, meron din yan. Diba? So sabi nyo, Dok, nakakalito. Diba? Kaya sabi ko nga, doktor na magdi-decide. Pero explain ko, sino babagay yung aspirin, kung babagay ba sa inyo or hindi, ganito. Titingnan natin kung, medyo malalim topic ko. Titingnan natin, sino yung
mas at risk? Kayo ba? Mas delikado ba kayo? Mas malaki ba chance nung tao na ma-heart attack o magbara sa utak? Malaki ba chance? Kung malaki chance na ma-heart attack siya within the next 10 years, ay kailangan mag-aspirin. Panalo ka. Pero kung maliit naman ang chance na ma-heart attack siya, healthy naman siya, ay hindi mo nabibigay ng aspirin. Hindi mo bibigay sa lahat ng tao. Kung malaki ang chance na may ulcer siya, masakit na sikmura niya, minsan nagdudugo yung tiyan, eh hindi na rin natin bibigay yung aspirin. O, titingnan natin ha. Sino magbe-benefit sa aspirin? May computation yan. Malalaman natin kung sino babagay, depende sa factors na to. O, bilangin nyo. Tingnan natin kung papasa kayo. Kung pasado kayo dito, ay malamang kailangan nyo ng aspirin. Okay? Unang-una, yung dati nang na-heart attack. Basta dati na heart attack, ay kailangan mo na aspirin or clopidogrel. Wala nang choice. Ay dati na na heart attack, dun talaga yung benefit. Dati na na-stroke, na nagbara, yung thrombotic stroke, may blood clot, nagbara dun sa artery sa utak, kailangan din ng aspirin. Okay? Sinabi ko yung thrombotic, hindi ko sinabi yung nag-hemorrhage. Pag nag-hemorrhage sa utak, pag may dugo, bawal. Bawal yung aspirin. So, yung doktor niya pa rin magsasabi niyan. Ang mga smoker, malakas man ni garilyo. Pag malakas man ni garilyo, mataas ang risk ng heart attack. Kahit ayaw pa nila maniwala, kahit matigas ulo na smoker. Basta smoker ka, usually mataas risk mo for a heart attack, mas panalo ka with aspirin smoker. Ang mga lalaki, usually mga lalaki, mas maikli ang buhay. Mga lalaki, 5 years earlier namamatay kumpara sa babae. Ang mga lalaki, mas maaga na heart attack, mas prone ma-heart attack. Lalaki, siguro mas stress, mas marami. Ano talaga eh, babae kasi may estrogen. Okay, estrogen protective. So, smoker, lalaki, mas may edad. Kung 50, 60, 70, usually mas prone din ma-heart attack. Mataas ang blood pressure, another factor. Mas high blood, mas prone din ma-heart attack. Mas mataas ang cholesterol, mas prone din ma-heart attack. So kung meron ka nitong factors, eh malamang bibigyan ka ng doktor mo ng aspirin, panalo ka. May sakit na sa puso, o baka diabetic pa, panalo din kung naka-aspirin. Mataas pa blood pressure, mataas pa cholesterol, naninigarilyo pa, lalaki pa, eh aspirin talaga. Kasi super high risk ka ma-heart attack in the next 10 years, pag uminom ka ng aspirin, mababawasan ang risk. Pwedeng humaba buhay mo. Pero kung sasabihin natin, babae ka naman, o, di ba, walang high blood, o hindi naninigarilyo, di ba? So, hindi mo kailangan aspirin. Kasi kung healthy ka naman, tapos iinom ko pa ng aspirin, basta-basta, eh baka mag-bleeding ka naman. Ayaw na natin yung risk. Okay? Usually, anong dose binibigay? 80 milligrams lang sa atin. 80-81 milligrams ng aspirin. Hindi na mas mataas. Okay? Tapos, meron ito po, napakahalaga. Meron tayong 10 babala o 10 mga bawal gawin kung kayo ay naka-aspirin or clopidogrel. Kung kayo umiinom o kamag-anak nyo, magulang nyo umiinom, kailangan alam nyo to. 1 to 10. Ha? Baka mamaya nagkakamali kayo sa pag-inom. So ito po, linya ko kasi ito eh, bilang cardiologist. Number one, pag naka-aspirin ka na, ingat ka na sa ibang mga gamot na sinasabay mo sa aspirin. Mamaya, may aspirin ka, naka-steroids ka pa. Higher bleeding risk. Meron ka ng pampalabnaw ng dugo, baka meron ka pa ibang iniinom. Baka meron ka mga supplement. Actually, yung vitamin E, okay naman, pero pag maraming vitamin E, parang may konting bleeding risk din yon. O, yung mga ginkgo biloba, parang may konting bleeding risk. So, titingnan mo, kasi pa nag-add-add lahat yan, baka tumaas yung bleeding risk mo, ayaw natin. Aspirin and clopidogrel, usually isa lang ang pinapainom, pero may ibang pasyente, doble ang binibigay, may aspirin na, may clopidogrel pa. So, higher bleeding risk din yon. Although, higher protection yon, doktor niya mag-decide. So, yan. Ha? Ingat kayo sa mga dagdag-dagdag gamot. Number two, bawal gawin kung uminom ng aspirin or clopidogrel. Bawal uminom ng alak. Bakit bawal uminom ng alak? May pag-aaral.
pag yung taong naka-aspirin, di ba? Baka mag-bleed na tiyan mo. Tapos umiinom ka pa ng tatlong beer sa isang araw, or tatlong red wine na kopita, or tatlong shot ng hard drinks. Kahit ano dito, tatlong beer, tatlong red wine, tatlong shot, kahit ano dito pinili mo, naka-aspirin ka, higher risk of bleeding. Kaya bawal. Bawal ipagsabay. Yung mga naka-pain reliever, bawal din. Diba? Sabi ko nga sa inyo, diba? Kahit hindi ka nga naka-aspirin, sabi ko, ingat sa pain reliever. Anong problema sa pain reliever? Baka dumugo ang tiyan. Diba? Sinabi ko sa inyo, pain reliever, mefenamic acid, ibuprofen, baka dumugo ang tiyan. Ingat lang, huwag masyadong marami. Paalam nyo sa doktor mo. Pain reliever, pwede rin masira ang kidneys. Okay? Misan may natsatsambahan dyan. So, naka-aspirin ka na, na pwedeng delikado sa tiyan, dagdagan mo pa ng pain reliever, doble risk mo. Diba? So, hindi na rin pwede pinagsasabayan. Ingat na talaga. Kasi yung mga bleeding with aspirin, may namamatay. Number 3, syempre, bantay ka na sa dumi mo kung mangingitim ba ang dumi. Kasi pag nangingitim ang dumi, sabihin may bleeding yon. Pag ubo, baka may dugo, binabantayan din natin. Okay? Pag may sugat, usually matagal. Pag nasugat ka, medyo matagal mag-clot, matagal huminto ang pagdurugo kasi naka-aspirin ka. Actually, wala naman masama doon. Kung may sugat ka lang, tatagalan mo lang yung press. Kasi nga, malabnaw dugo mo eh. Sabi mo, masama ba yung dok? Baka mag-bleed ako. Eh, pag malabnaw, maganda nga dapat sa puso. Kasi malabnaw siya, hindi rin nga magbabara sa coronary arteries. Hindi ka nga ma-heart attack kasi nga medyo malabnaw. Pero pag nasobra labnaw, masama din. Number 4, ito. Pag umiinom ng aspirin, kailangan may laman ang tiyan. Okay? Siguro hindi pwede sampandesal lang tapos aspirin na. Oo. Kung gusto nyo, dapat yung kung kailan ka malakas kumain, kung tanghali o sa gabi, kung kailan ka may 1 cup rice, yung kung kailan yung meal mo, after eating, doon ka lang mag-aspirin. Okay? Kasi pag walang laman ng tiyan, bawal sa walang laman ng tiyan, mag-aspirin ka, baka mabutas ang tiyan. Delikado. Isa pa, dapat marami kang tubig iniinom. Pag inom mo ng aspirin, dapat kasabay, bukod sa pagkain, isang basong tubig. Diba sinasabi ko sa inyo, dapat uminom 8 to 10 glasses of water. Sinabi ko, tubig, maganda sa mukha, maganda sa tiyan, sa acid. Tubig, maganda sa kidneys. Eh ngayon, tubig, maganda rin sa umiinom ng aspirin, umiinom ng gamot eh. Diba? So, maraming benefits talaga ang maraming tubig. Gusto mo maraming tubig, less hapdi sa tiyan. Number 5, kung may sira na ang kidneys, di ba sinabi ko nga, yung mga pain reliever, aspirin, may konting risk sa kidneys. Pero kung kailangan naman ng puso, maliit lang naman yung risk. Pag normal naman yung kidneys mo, dapat wala namang kaso. Pero binabantayan pa rin yung kidneys. Lalo na kung may sira na kidneys mo, paalam mo na sa doktor kung pwede pa mag-aspirin. Number 6, very important. Pag naka-aspirin, sasabihin mo sa dentista mo. Sa dentist, di ba? Ang mga dentista, binabantayan kung high blood ka. Pag high blood, ayaw ka nila bunutan. Binabantayan din ng dentista kung naka-aspirin ka, clopidogrel, marami pa iba, yung mga warfarin, coumadin, mga iba pang pampalabnaw ng dugo. So, pag naka-aspirin ka or clopidogrel, sasabihin ng dentista, or any minor operation, ha? Any operation, baka may hiwa, may tatanggalin, dapat papaalam mo sa doktor mo. Usually, ganito ginagawa ng doktor. Papatigil mo na yung aspirin mo ng 7 days. 7 araw bago ka bunutan ng ipin, bago mag-minor operation, tigil mo na aspirin kasi pag nagbunot ka, tapos naka-aspirin ka, baka dugo ng dugo, hindi tumigil. Mahirapan yung dentista. O pag inoperahan ka sa tiyan, naka-aspirin, baka dugo ng dugo. Diba? Magbi-bleed yung pasyente, delikado po ito. Diba? So usually, 7 days tinatanggal, pero doktor nyo pa rin magti-decide. Kasi may mga situation
na kailangan mong aspirin. Kung talagang normal inom lang ng aspirin, prevention lang, siguro tigil mo 7 days, walang kaso. Pero kung bagong heart attack, tapos kailangan yung aspirin para hindi bumalik yung heart attack, tapos papabunot ka, titigil mo yung aspirin mo 7 days, ay paano kung doon sa 7 days, doon ka inatake? Di talo tayo. Kaya minsan, isang option kung talagang kailangan yung aspirin ng pasyente, ayaw natin itigil, minsan 3 days lang namin tinitigil. So, hindi na namin nahabol yung 7 days. Baka 3 days. So, more bleeding, 3 days pa lang, ang more bleeding pa nagpapabunot. So, mas iniingatan na lang. So, yan, binabantayan mga opera. Number 7, buntis. Okay? Usually, pag buntis, hindi binibigyan ng aspirin. Usually, ah. Pero merong ilang mga sakit, binibigyan ng aspirin kung buntis. Pero OB nyo lang magsasabi niya. General speaking, generally, hindi binibigyan ng aspirin pag buntis. Kasi lalo na pag mataas ang dose, pwede magkaroon ng congenital defect sa baby. O may risk ng congenital defect. Pati kidneys ng baby, baka matamaan. Diba sinabi sa inyo? Pain reliever, aspirin pain reliever din kasi yung aspirin eh. Diba? So, pero yung aspirin low dose lang naman, 80 mg. So, ayaw mo sa baby kasi nga, masyado maliit yung baby, baka matamaan din yung kidneys niya. Kita nyo, ang daming tinitimbang. Number 8, bawal gawin. Bawal basta itigil-tigil yung aspirin, paalam mo nyo muna sa doktor nyo. Tulad nga na sinabi ko, pag tinigil mo, ay nawala yung protection mo against heart attack and yung ischemic stroke. Number 9, bantayan yung allergy. May taong nag-allergy sa aspirin. Actually, medyo common yung hindi makahinga, nagbabara dito, namamaga yung muka. Pwede rin yun. So, bantayan. And number 10, ang mga bata hindi binibigyan ng aspirin. Teenager, bata, yung mga may viral infection. Para sa lagnat, hindi binibigyan ng aspirin. Ang paglagnat, paracetamol. Kasi meron tayong binabantay ang sakit eh, itong Reye syndrome, na rare condition sa bata na bigyan ng aspirin, na magayong utak, na magayong liver. Pero rare lang naman ito. Okay? Ayaw ko kayo matakot dito. Sinabi ko sa inyo, ang shortcut is kung ano payo ng doktor mo sa aspirin, sige lang, tuloy lang. Pero ito lang yung mga warning ko na babantayan natin after meals, uminom maraming tubig. Kung magpapabunot, kailangan sasabihin mo naka-aspirin ka, ingat sa supplement, baka sumobra labnaw yung dugo, diba, bantayan yung dumi, kung medyo mahapdi na yung tiyan lagi, tingnan natin. May tulong ang saging, okay? Kain lang kayo ng saging, parang pantapal din yan ng tiyan. So, pag naka-aspirin, may benefit, pero meron tayo laging binabantayan. So, yung iba, takot sa bleeding, pinapalit sa aspirin yung clopidogrel. Clopidogrel, okay naman, pero may bleeding risk din yan. Tsaka yung presyo, almost parang 10 times more or basta mas mahal siya. Pero, tsaka yung aspirin kasi mas luma eh, mas napag-aralan. Itong clopidogrel, medyo bago pa lang. So, minsan, mas marami pa rin pag-aaral sa aspirin kaysa sa clopidogrel. And lastly, ang dose ng aspirin is 80 lang usually, 80-81, huwag nang sosobrahan. Actually, pag may pasyenteng na heart attack, tinatanong niyo sa akin, heart attack, sure ka heart attack? First aid is aspirin eh. Ang first aid talaga sa bahay, dalawang tableta ng Aspilet, dalawang 80 mg, 80 plus 80, 160. Bigyan mo 160 mg, habang bagong bara yung puso, pwedeng malusaw. Yun ang first aid talaga. So maganda talaga yung aspirin. Tulad nga sinabi ko, kaya importante itong video, sa tamang pasyente, may tulong siya. Ligtas buhay. Pero pag yung aspirin na bigay sa maling pasyente, eh hindi rin maganda. Last na lang, meron ako nakausap na gastroenterologist. Siyempre, nilalagay ko rin yung clinical experience ko. Lagi ako nagtatanong sa mga mentor kong gastro. Sabi lang nila, feeling nila, yung mga Pilipino daw, baka daw mas nagbi-bleed konti sa aspirin. Baka lang daw, hindi naman siya sure eh. Sa pasyente lang niya nakikita. Parang prone. May konting possibility kasi nga yung mga kano, 200 pounds yung mga kano, ang laki-laki. So pag 200 pounds sila, aspirin nila 80 milligrams, kaya ng katawan nila, malaki. Eh tayo Pilipino, minsan 120 pounds lang o 110 pounds lang, payat lang.
ay pareho din yung dose mo, 80 milligrams. So minsan, nasa sobrahan din. So yun lang po. Ibig sabihin, mas maingat lang tayo sa bleeding risk. Mas alam natin to para protected ang ating sarili. Salamat po. Share po natin sa mga uminom ng aspirin at merong mga sakit sa puso. God bless. Thank you.